2007, July 25, 2023, Martes ngayon. Ang ganda ng pang ito. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? So, dalawang words dito na synonymous. Psalms 27:1. Number one is fear, takot. Afraid, takot din pag sa Tagalog. Sa Ilonggo, ang fear ay hadlok. Ang afraid, hadlok ng Yapon. So, yan. Napakaganda siya. So, alalahanin po natin, mga kaibigan. The Lord is our light and our salvation. Whom shall we fear? The Lord is the strength of our life. Ang life kasi pwedeng life siya o kaya lives. Kasi kung sa abstract noun, is the stronghold of our life. Of whom shall we be afraid? So pag si Lord ay nasa atin, hindi tayo dapat matakot. Kasi makikita niya, hindi natin makikita. Alam niya, hindi natin alam. Kaya dapat dependent po tayo sa ating Lord Almighty. So kahit anong mga clouds na buhay, cloudy man o kung ano man, hindi tayo dapat matakot. Dapat mawala ang stress natin. Alalahanin natin ang pag-ibig ng ating Panginoon ay hindi basta-basta, no? Napakabuti at napakadakila ang ating Panginoon. Ulitin ko po, sa Ilonggo halimbawa, the Lord is my light. Ang Diyos amo ang akon iwag, suga, kingki, o kung solo, o kung kasanag, kag akon nga kaluwasan. Kay sino ay han ako mahadlo? Ang Diyos amo ang akon kusog, o akong inatawag na mapag-on nga balay, mapag-on nga kahon, mapag-on nga taraguan. Sang akong kabuhi, kay sino ay han ako mahadlok. So sa Ilonggo, ang fear at saka afraid, wala sing kwansya, wala sing ginatawag natin na equivalent ba? Wala sing equivalent. Basta hadlok lang. Oh, may term ba lang afraid sa English o kaya fear sa English na may ara equivalent sa Ilonggo, daw wala, daw hadlok lang. Nahadlok ako sa Tagalog, takot. So, parang wala, no? Wala. So, sa English, dalawa eh. Fear at afraid, synonymous yan. Ha? So, Tagalog yun natin. The Lord is my light and my salvation. Ang Panginoon ang siyang aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Diyos, ang Panginoon, ang aking kalakasan ng aking buhay, kanino po ako matatakot. So, ibig sabihin na pag kay Lord tayo, maganda, no? Subalit, dapat may gagawin po tayo makaibigan. Dapat number one ang ating Panginoon sa atin. Dapat palagi sa number one. Kaya pag-ising sa umaga, ang unang lakas natin ay ibibigay po natin sa Kanya sa magitan ng pag-awit ng papasalamat, sa pag-awit ng pagpuri sa Kanya, at sa pag-awit ng pagsamba sa Kanya. At tayo ay mag-type sa ating cellphone at upang upasa tulad nitong Psalms 27:1. Pwede natin i-type ito sa ating cellphone. Ipadala natin, mga kaibigan, sa ating mga kaibigan para kung may stress man siya, mawawala ng stress, no? So, napakaganda pag tayo ay sa ating Panginoon. Bakit? Dahil kanino tayo makatapos kung nandyan tayo sa ating Panginoon? Ano man ang mangyari, nandyan siya. Kung ano ang kagustuhan niya, yun ang masusunod. Kaya ipaubaya natin ating buhay sa Kanya. Ipaubaya natin ang lahat na lahat sa Kanya dahil siya, alam niya ang lahat. Kaya napakabuti at napakadikila ang ating Panginoon. Ulitin ko po, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? So, basahin natin ng magandang maganda. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid?
So, napakaganda mga kaibigan, pag ating alalahanin ito, kaya magtulungan po tayo, i-remind po natin ang bawat isa ng ating Panginoon, ay ating ilaw, siyang ating liwanag, siyang ating kaligtasan, kaya kanino pa tayo matatakot? Siya ang kalakasan sa ating buhay, at kanino tayo matatakot? Tayo manalangin, Panginoon, maraming salamat, O Lord, dahil Ikaw ang aming ilaw at Ikaw ang aming kaligtasan. Lord, salamat na Ikaw ang lakas ng aming buhay. Ikaw ang lakas ng aming buhay. Lord, maraming salamat sa iyo ang lahat ng purihan kagatian ay para sa iyo lamang, Panginoon. Sa panganan ng aming Pesu Kristo, na aming Panginoon tagapagligtas, lahat pa ay magsabi ng Amen and Amen. God bless us all.